masarap yung makapal yung laman. Kasing kapal ng mukha ko. Kasing kapal ng mukha ko yung nag-camera. Welcome back sa aming channel. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ako gagawa ng pork empanada. Ito po ang una-pangunahing sangkap natin. 1 kilo ng harina ng tinapay. At 200 grams na dairy cream. Kalahating kilong giniling na baboy. 1 kutsaritang suka. Kaya po ito may suka para po hindi mapunit yung ating empanada. Maano siya makunat. Hindi siya masisira kagad. 1 kutsarang baking powder, 2 patatas, hiniwa ko po ng ganito. Yung medyo malalaki po na patatas, yung mga ganito kalaki, 2 piraso po yan, hiniwa ko ng ganito. At may pasas po tayo para medyo matamis, sibuyas, bawang, green peas, at 1 maliit na carrots, ganito pong hiwa. Tapos 2 pong itlog, tapos sili po na pula. Kalahati lang pong linagay ko, kasi malaki siya, kalahati lang po, ganyan lang. Ganun lang po kadali yan. Ay, kulang pa. Ay, kulang pa po. At lalagyan ko po ng 1 kutsaritang mantika. Ito po ang ating pangunahing sangkap. Lagay ko po ang baking powder. Halo lang. At yung ating 200 grams na dairy cream. Isa pong buo kasi 1 kilo po yung ating harina. May medyo marami po. Kaya 1 buo. Pwede po ito natin gawin pang negosyo. Malambot yung ano, dairy cream. Kasi hindi ko linagay sa rin. Hindi ko na linagyan ng harina. Nasa inyo naman po yung kung gusto nyo lagyan ng asin. Ako po rin ko na linagyan ng asin, baka umalat. At ilalagay na natin ang 2 itlog. Yung ating mantika. At yung ating suka. Ganun lang po kadali yung mga paghalo-haluin lang. Ayan po. Ito po pala, minasa ko siya sa 1 cup na malamig na tubig. Kasi hindi naman pwede na direct lang eh. 1 cup na malamig na tubig. Para kung mamasa natin siya na maayos. Ngayon po, tatakpan ko muna siya ng 1 oras. Pagkalipas ko ng 1 oras, pwede na. Yan. Ngayon naman po, igisa na natin ang ating giniling at yung mga sangkap. Masarap kasi pagka-direct rin ang ipapanggisa natin. Pero
ilagay natin ang ating sibuyas. Yung ating bawang. At yung ating giniling. Nagulat ako eh. Hindi, maganda nga yun. May mga usapan tayo. Alam mo ba, may pamilya. Si, alam mo na, may ano, may anak, may isang anak siya sa labas na sa bahay. Oh. Sa bahay. Alam ko din no? Si, si Jenny? Hindi. Si Choco? Hindi. Sino? Daga. Lumalang yung sabram namin. Nakapatay. Ang laki. Nakita niya kanina. Inisin pa ako para lang ipakita sa akin. Nalimutan ko po kanina. Lalagyan natin ng konting toyo. Konti lang po. Yan. Sabi mo na nag-ano kami, nag-bag-bag kami. Pakita mo ito na ginagawa namin. Ano ba yung dinilitin? Ano ba yung pinapadilit? Kami yung lagi ko ang kasi na. Pamaya. Ngayon, atin ang ilalagay ang ating sangkap. Yung patatas. Hindi po ito natin tutubigan. Pagsama-samahin na natin yan. Dami po, no? Kasi isang kilo yung ating ano eh. Karina ng tinapay. At yung ating isang karo. At yung ating green peas. At yung ating pasas. Nakasama na yan. At yung ating chili. At yung ating pampalasa, 4 cubes po yan. Yan. Antay na lang po natin na maluto ang ating patatas at yung giniling. Ganun lang po kadali gumawa ng empanada. Medyo may karamihan nga lang po ang sangkap. Sulit naman po yan, masarap. Tatakpan pa.
Yun. Lagyan po natin ng paminta. Paminta. Kung bibilangin mo po lahat ang sangkap, 14 lahat. 14 lahat ang sangkap nito. Lahat-lahat. Yan, may paminta na. Yung ating paminta, pampasarap. Noon po, noong 2012, nagtitinda po ako nito, mura pa, 10 piso lang po ang isa. Ngayon po, hindi ko na alam kung magkano po isa, kasi ilang taon na lumipas. Ang mahal na ng mga sangkap ngayon eh. Hindi katulad dati na medyo mura pa. Yan, ready na po, okay na po yan. Ito na po ang ating, makalipas ang isang oras. Atin ang gulmahe. Masyadong malaki. Kahirapan ako. Medyo maano siya kasi may ano siya. Hindi agad masisira. Ayan din may suka. Pagpatibay po yun ng ano eh. Dito. May suka. Yung pinagtabasan po, pwede pa yan. Yan. Gagawin muna natin ito para ano, madali. Papalaparin pa natin. Terima kasih.
na, tawalin natin ng ganito ulit. Ito na po ang ating empanada. Akin ang gagawin. Empanada, pork empanada po. Mabawasan natin para maganda. Para maganda ang ating empanada. Dati po, ang benta ko nung 10. Sa ngayon po, sa panahon ngayon, pwede po ito ibenta ng 21. Yan. Gaganyan natin para malak. Lak-lak. Yan. Dali lang po kadali. Mahirap lang maghalo. Mag-ano yung balot. Masarap pag manipis lang yung balat. Pag sobrang kapal, hindi masarap. Parang puro balat na lang. Manipis yan balat. Yan. Ating babawasan. Yung pinagbawasan nyo, pwede pa yan. Pwede pa itong gawin ng isa pa uling. Atin na pong pipirituhin ang ating empanada. Pork empanada. Yan. Pag golden brown na po yan, ayos na. Kailangan na muna po yan. Ay, medyo mahina na. Yan mga kaurakot, ito na yung aking finished product ng pork empanada. Ayan po. Dahil ko pong nagawa, ano. Sarap po, tikman na natin. Natikman ko na siya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yan, bago magano yung kinakain ko na. Mayroon pa. Sarap po. Maraming yan. Masarap po talaga kasi lagi akong gumagawa nito. Pantinda po. Nagtitinda ako dito dati. Masarap po yan pag may ano, pero kahit nawala na ako kasi pag kumakain ko, hindi ko na nilagyan ng ketchup tsaka mayonnaise. Kasi parang nawawala ang lasa eh. Mas masarap pag puro lang na ganito. Talaga maano mo yung lasa niya. Napakasarap. At manipis lang yung pagkaano ko ng tinapay niya. Kasi paaya ko ng puro balat na lang. Masarap po yung makapal yung laman. Kasi kapal ng mukha ko. Kasi kapal na mukha ko, yung nag-camera. Tama-tama po ito ngayon, merienda na maulan. Maulan po ngayon sa amin eh. Yan. Kuya Fernandez, ito ang baho ninyo bukas. Sa biyahe. Kaya bukas hindi na mainit. Okay lang po yun. Ang sarap niya talaga. Puro laman po yan, oh.
Manipis ang balat. Order na po kayo. Lalaki niya, no? Hindi kayo rookie, oh. Lalaki, oh. Ipaminigay ko lang po yan. Ayan, oh. Ipaminigay ko lang. Siya nga po pala, maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo sa amin. Hanggang sa susunod po na vlog namin at gagawin pa kung luto po at mukbang namin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Yahoo! Nagawan naman tayo ng masarap na merienda. Bye-bye po.